Double done. Congratulations. Sir. Very good. Maraming salamat, pero sa inyo po nang galing ang plano. Congratulations, sir. Alalahanin mo, Nolo. Kung ano man ang mangyari, ikaw ang sasagot dito. Bakit po ako, sir? Tinatanong mo sa akin kung bakit ikaw, Nolo. Akala ko matalino ka. Eh kung matalino din kayo, sir, di alam yung nasasabi din kayo. Talagang sasagot ako. Dahil sa maling desisyon mo. Bakit hindi mo ako kinusulta? Na ipapaligpit mo pala itong si Mangubat. Madumi kang magtrabaho. Ngayon, kailangan pa kitang tulungan para linisin ang kalat mo. Pagkatapos nito, magbibigay ang NDA ng official statement sa press. Bigyan daw niya ng sedative ang pasyente kanina umaga? Opo, sir. Kumikirot daw po kasi ang sugat niya. Pero mild lang naman po yung binigay namin sa kanya. Mild? Opo, sir. Bakit po? Hanggang ngayon na hindi pa nagigising ang pasyente. Ha? Dapat po gising na po siya. Magpasalamat ka, Romulo. Magtabuhay ka. Gusto mong tapusin na kita. Ha? Gusto mong tapusin na kita. Pwede kong peksiin ang buhay mo, pero ko rin pahabain kung bakit ipagdulungan ka sa akin at sasabihin mo kung nasaan sinadali sa'yo. Pero ngayon, gagawin ko munang impyerno ang buhay mo. Salita ka! Simula pa lang yan, Romeo. Hanggat hindi ka nakikipagtulungan sa akin, tuturugin kita magsama ng makaawa. Sigurado kayo, wala kayong natirang kalat doon. Oo, sir. Saan niyo dinaspatch ang bangkay? Doon sa lugar na wala makakita sa kanya. Huwag ka mag-alala, sir. Kahit buto, pinulbos ko na. Kanino bang kayo sinasabi? Nolo? May ginawa ka na hindi sinasabi sa akin. Anong ginawa mo, Nolo? Sinong dinispatso? Magsalita ka! Anong ulit ko nung sinasabi sa'yo na linisin mo yung kalat ni Sandro? Lahat ng ebidensya, muntik ka ng mahuli ni Diana, natawagan ka pa. Sir? Ilang ulit na! Nolo, ilang ulit ka ng muntik mahuli? Dahil hindi mo ginagamit ang utak mo. Pagkatapos, gusto mong maging pinuno ng NMIG? Sige lang, Hipolito. Insultuhin mo pa ako hanggat gusto mo. Hanggat magagawa mo pa, makakakuha din ako ng pruweba na hihila sa'yo papaba. Pero kailangan ko makahanap ng bagay na makakaligtas sa'kin kung sakaling ilaglag mo ako. Isa lang ang makakatulong sa'kin pag nangyari yun. Ang susi ng pagbagsak mo, si Alakdan. Huh? Sinabi mo sa kanya na mayroong isang kawali ng gobyerno na sumusuporta sa pulang araw. Inala ko lang naman yun. Kung totoo nga yan, yun ang pinaniniwalaan niya. Wala akong sinabing pangalan. Pero ano sa palagay mong dahilan kung bakit nananatili siya sa pulang araw? Ano sa palagay mong dahilan? Dahil gusto niyang kumuha ng impormasyon kung sino ang taong tinututunan niyo! Sinabi mo na nakuha niya na ang tiwala nila yun at dilawin. Ano ang pipigil sa dalawang yun para hindi sabihin na ako ang sumusuporta sa pulang araw? Kaya nga kailangan malipol ang pulang araw sa lalong madaling panahon. Paano kung makatakas siya sa paglusob? Pues, kailangan mong humanap ng paraan para mamatay siya. Para mamatay si Loyo at Lawing. At ang buong pulang araw na nakakakilala sa'yo. Sigurado ba kayo na pababagsak niya na yung pulang araw? Eh, ito yung kagustuhan ni Alakdan. Wala akong pakialam sa kagustuhan ni Alakdan. Ito na ang tamang pagkakataon para pabagsakin ang pulang araw. Hindi ba't yun din naman ang gusto mo? Yun nga po, kaya ako nagtataka eh. Dahil tuwing sinasuggest ko po yun, tinatanggihan niyo ako. Tapos ngayon biglang nagbago yung isip niyo. Hindi nagbago ang isip ko, Nolo.
Ang pagkakaalala ko ay humahanap lamang ako ng tamang pagkakataon at ito. May problema. Meron. Malaki. Ano? Ang sabi mo, nasa Bulacan ang bendeta. Renato, bakit hindi natin puntahan para malaman mo na isisipin mo? Diana. Wala sa Bulacan ang bendeta. No. Sabi ni Cabrera, pinakialaman to ng vendetta ang isa sa mga negosyo namin. Panira talaga ang araw na ito. Mahinira yung mga hayop na... Akala ko magkikita na kami ni Diana kung hindi dumating niya ang mga hayop na pulis na yan! Tita Ren, you have to relax. Tulad ng sinabi niyo, marami pa tayong pagkakataon. Hindi mo alam kung paano ko tinraitor ni Diana. Sumama siya kay Romulo at ngayon ang kinakampihan niya ay si Dalisay. Ang dapat sa kanya ay ilibing ng buhay! Kailangan ibigay ni Daddy ang hinihingi mo. You have to walk free. Hindi tayo makagalaw. Dahil lahat kilala ang wanted na si Renato Hipolito. But between us, dito rin hindi niya ibibigay. Kailangan niyang ibigay, Jacob. Hindi pwedeng hindi. Kabayaran yon sa lahat ng mga tinulong ko sa kanya. Dahil hindi siya mananatili sa kanyang posisyon kung hindi dahil sa akin. Kailangan niyang ibigay! At paano? Huwag niyang maisip-isipang tumanggi, Jacob. Dahil kukunin ko ang kalayaan ko kahit sa anong paraan, dudurugin ko ang batong tinutuntungan niya! Pero pumalpak ka, kaya hindi ka malaya ngayon. Lily, huwag mo akong pagsabihan ng ganyan. Huwag mo akong sumbatan. Huwag mo akong tatakutin. Nakakalimutan mo yata. Kung hindi dahil sa akin, patay ka na. Iniligtas kita noon. Hindi kailangan mo ng kakampi. Yeah. Tutulungan kita. Pero sa isang kondisyon. Sige. Ano sabi mo? Kahit ano. Kung hindi dahil sa akin, inuuhod ka na ngayon! Lily, kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kapangyarihan mo. Tinabaho ko na maging First Lady. Ako ang nagbigay sa'yo kay Mariano na... ginagamit mo ngayon para manatili ka sa palasyo. Ako ang nagbabayad sa lahat ng mga troll farms mo, kaya bumabango ang image mo. Ako ang nagre-resolve ng lahat ng problema mo, Lily! Ako pa rin ang nasa palasyo. Ako ang masusunod! At pareho naman nating alam kung sino ang may hawak sa presidente ay nasa kanya ang kapangyarihan. Huwag kang pasisiguro na wala akong hawak laban sa'yo, Renato. Alin yun? Nakakalimutan mo yata, Renato, kung ano ako noon. Alam kong pumalpak ang transaksyon mo. 10 billion na, naging abo pa. Sakim ka! Ginamit mo ko ang pera ko at ang drug lab. Una-unahan lang yan, Lily. Naunahan kita, kasalanan mo yan. Ganon? Anong nangyari? Pinagtatawanan ka ngayon ng mga sindikato at kartel dahil sa kapalpakan mo. Sisiguraduhin ko, nalulubog ka ng tuloy-tuloy, Renato. Paano, Lily? Hawak ko ang presidente at nasa akin din ang negosyo. Wala nang natira sa'yo.
wala ka na, Lily. Hindi ako si Mariano. Sekretary Padua. Sekretary Hipolto. Hindi ba itong usapan natin makikikoordinate kayo sa amin para maging maayos at sigurado ang bawat kilos natin? Nagbida-bidahan na naman kayo. Oh. We had to take immediate action, sir. Kung hindi kami kumilos, baka mas lalong lumala ang sitwasyon. That is where the problem comes in, Major. For a special operation unit, you can't seem to follow the chain of command. Ang titigas kasi ng ulo nyo, kanya lagi kayong sumasablay eh. And now you see the consequence, di ba? Pinahiya ninyo ang buong gobyerno. Ang pagkakaalam ko ay mga elite ang Black Ops. Pero nagbago na ang tingin ko sa inyo. At sisiguraduhin ko na masususpindi kayong lahat dito. Kaya huwag nyo na ring asahan ang promotion ninyo. Pero ginawa namin ang trabaho namin. Ginawa ninyo ang trabaho nyo? Nakatakas yung target nyong kriminal? Ginawa ninyo ang trabaho ninyo? Trabaho ang tawag ko doon! Ang tawag ko doon, kapalpakan! Kayo'y mga black bulbul! Kailangan nating pag-usapan kung paano natin iaahon sa pagkakalubog ang gobyerno dahil sa ginawa ninyo. Anong nangyari? Devela? Pagkarating namin sa Hotel de Oriente, gumawa kami ng paraan para ma-infiltrate ang facility at labanan sila Dalisay. Nung nangyari ang shootout, maliban sa isa, namatay lahat ng mga hostage. Si Cardo Dalisay ba ang nakapatay sa mga civilian? Secretary, let me reiterate what Major Devela has said. Naipit po ang mga tao sa crossfire, kaya po sila namatay. Sinabi niyo rin sa akin na sagot kami ng presidente kapag may collateral damage. May saysay lamang ang collateral damage kung nahuli ninyo si Cardo Dalisay. Nasaan si Cardo Dalisay? Nasaan si Cardo Dalisay? Nakatakas si Cardo Dalisay! At namatay ang mga kaawa-awang mamamayan. At biktima ang itatawag doon ng publiko at hindi collateral damage. Naintindihan niyo yun. At kung hindi kayo nahihiya sa nangyari, mag-resign na kayo! Lalo na at natakasan ulit kayo ng hayop na si Cardo Dalisay.